Ito ang error. Nagbliblik yung 4x4 niya. Kahit naka 4x2 siya. You see? Yan, no? It's F. Ganadin. Hey, may bisita tayo galing ng Laguna. Naka Toyota Hilux. Nag-PM kanina si Sir kasi may problema daw yung Hilux 4x4 niya. So, eto, pupunta. Pinuntahan tayo dito. Well, thank you so much, CST Cars, TJM, KRT Trading, suot ko yung damit. Alright, tara! Lapitan natin si Sir. Okay, at makilala rin natin. Ito, si Sir. Boss, magandang hapon po. Hoy, magpakilala ka muna, Sir. Your name is? I'm Ricky Herser from Laguna. You say, galing pa ng Laguna si Sir. Anong problema ng Hilux mo? Continuous yung blinking ng 4x4 niya. At mga siguro, masamat na to, kaya hindi nagagamit. Well, si Sir, naiya nga ako eh. Bigla-bigla nag-PM, you know, para i-check natin yung 4x4 niya, okay? Ako rin nagbigla kasi ganun mabilis kausap si F. Ganadin. Isang PM lang, sagot ka agad. Thank you so much sa oras. Sana sir, magawa natin, ano? Tiwala. God wish me luck. Alright, sige ako bahala dyan. Ito ang error. Nagbliblik yung 4x4 niya. Kahit naka 4x2 siya. You see? Yan, no? Ito, nabaklas na natin tong actuator, front actuator. Look, yan ang nagpatagal. May ARB-UBP kasi. Tapos, ayun, tumulo na yung gear oil. So, ito. Ito ang i-check natin. Alright? So, ito yung actuator. Natanggal na natin yung mga tornilyo. Yan. So, baka kailangan lang linisin. Nag-stack up. Okay. Ito. Lilinisin natin to, mga gear na to. Tapos, i-sprayhan na rin natin ng ano, ng contact cleaner. Ito, imamano-mano natin itest yung motor, you see? Umiikot, kabila naman. Yun. Inis ko kanina kasi talagang stuck up. Ito, pakahirap ng hatakin eh. Ito. Uy, kabila din spring. Wala tayong talyer ha, dito lang tayo sa gilid-gilid ng kalsada. So, after ko malinisan, ito, umiikot na siya. Tapos yung fork gumagalaw na. So na-test na natin yung motor ng ano, actuator. Ngayon gragrasahan natin to, tapos ibabalik na. Okay, natin yung actuator. Yon, gumagalaw na ha. Ito lang katapat niya. Ayun, ipapakabit ko na kay Wewen. Siya ang ano ko ngayon, assistant. Nakakabit na yung actuator. Si F ka na din. Nadali check, na naman. Check natin yung ano, 4x4 niya kung... Ayun, gumagana na. Gumagana sa 4 high. Low range natin, L4. Ayun, steady rin yung ano, 4x4 low niya. So, i-release natin from furlow. Natanggal. Balik natin sa H2. You see? Well done na yan. Balik natin sa new park. Hop natin makina. Ayan. Si Rick.
Sana ha, gumana na. So, may tiwala ako sa'yo. Sino yung shoutout mo? Shoutout sa kumpare kong Pucholo. Kumagi si Rai sa sakyan. Dawin mo na rin dito. Ayan, ano yung sombrero mo? Siyempre, Obat. Yes, eh. Shoutout, Boss Larry. Boss Harold. Ayan, nandito siya. Well, ipapakita ko na rin yung canopy. Guys, itong canopy ni Sir Ricky is, you know, siya lang ang gumawa na ito. Look. May awning siya. Pero, grabe, ang ganda ng canopy niya. Quality. Tapos, may rooftop tent. Antay natin, ipapakita na, ipapakita niya yung loob ng what's inside the canopy. Sige nga, sir, ipakita mo nga yung canopy mo. Ay, yung mga gamit mo pala sa loob. Oh, you see? Sakto, may draw siya. May mga drawers siya. Ano to, sir? Ito yung aking kitchen. Yun. Ito yung kitchen niya, ha? Tapos, ano naman tong isang draw dito? Nandyan yung mga gamit for... Ayan. Ang kagandahan na may mga drawer kasi organize yung mga gamit natin. Look, may freezer siya. The freezer. Grabe. Grabe itong overlanding vehicle ni sir, ha? Kompleto. Everything is DIY. DIY yan? Oo, DIY to. Ang galing mo naman. So ikaw lang din gumawa ng drawer. Kaibigan mo, parkada lang natin ang gumawa nito. Nice. So, yeah, may solar charger. Pag nalobat. Si Ricky, kahit palayasin ka pala ni Mrs. na isang buwan, ano, kompleto sa gamit. Saka hindi ka nabubuto, mahalap tayo magluto. Alright. Yan. Mabilisan lang. Okay. Thank you. Eto. Binabalik na natin yung gear oil. Gumamit tayo ng empty bottle ng lotion. Thank you so much. Hindi masasayang ang oras yun dito. Talagang tatapusin. Ang galing. Oh, ginabi ka na. Sobrang galing. Galing. Thank you so much din, sir. Ingat, ingat sa biyahe. Okay, bye-bye. Alright. Pauwi na siya ng Laguna. Yan, pauwi na si sir. Yan, oh. Happy na naman si sir. Isang Hilux owner na naman ang happy.